Mabuhay at welcome po sa Kubao Customs. In this video, gagawa tayo ng custom Funko Pop for MMDA's Traffic Chief, aka the Eagle Alpha, Sir Edison Bong Nebrija. So, ang una natin gagawin is magde-design muna tayo. Ang request si Sir Bong, gamitin yung outfit na to, tapos combine it with this pose. So, we ended up with this design. Pwede kang gumamit ng iba't ibang design software na available sa inyo or kahit pen and paper lang. Ang purpose naman talaga ng pagde-design is to guide you all throughout the process. Lalong-lalo na pag yung ginagawa nyo para sa mga customers nyo, kailangan nyo talaga ng design for their approval. Yan, so kung okay na yung design nyo, pwede na kayong bumili ng materials na gamitin. Para kay Sir Bong, dalawa yung gagamitin natin na Funko Pops. Now remember to only buy original Funko Pops from your trusted sellers. Hindi ito sponsored na video ha, but if you're wondering kung saan kami bumibili ng mga Funko Pops, itago na lang natin sa pangalang Bill Fars at B-Boys. So ang next step na gagawin natin is i-disassemble muna natin yung mga figures. Personally, ginagamit ko lang is hot water. Now babad mo lang for a few minutes, then okay na. Yung iba kasi, yung ginagawa nila, pinapakuluan nila. Ang vinyl kasi very sensitive sa init. So kung masyadong matagal mo pinakuluan, pwede siyang ma-deform or worse, pwede siyang malusaw. Ang purpose lang naman kaya pinapainitan natin yung vinyl is to soften the glue that holds it together. So pag malambot na yung glue, madali na natin siya mababaklas. Now, after natin ma-disassemble yung mga figures, ang next step natin is the sculpting process. Una, tatanggalin muna natin yung mga excess vinyl material na hindi natin kailangan, depende sa design na ginagaya natin. So kung matagal na rin kayo nagko-customize sulod ko, I'm sure marami na rin kayo naipang mga extra body parts mula sa ibang figures. Now before you consider sculpting from scratch, try nyo munang maghanap ng similar body part dun sa mga extra parts na meron kayo para mas mapabilis yung sculpting process. Now bago natin pagdikitin yung mga body parts, lalagyan muna natin sila ng armatures. Now ang armatures sa sculpting are like frameworks or skeleton na nagbibigay ng additional support para sa mga figures. Kung glue lang kasi yung gagamitin natin, may tendency na pag hindi maganda yung kapit ng glue, madali siya matatanggal. You can use paper clips or any other wires na manipis lang pero hindi ganun kadali mabali. Now, this tool is called a pin vise. We will use this to drill holes sa vinyl at doon natin papasok yung mga wires. To hold the wires in place, gagamit tayo ng cyanoacrylic glue or mas kilala bilang Mighty Bond. I use the Sino brand kasi mas malabnaw siya kaysa sa regular Mighty Bond. And what I love about this is sumisiksik talaga siya sa mga small spaces, kaya mas maganda yung kapit. You can buy this at any hardware store or you can check online. Now after a few minutes, pagtuyo na yung glue natin, gagamit naman tayo ng aluminum foil. Bakit aluminum foil? This material is very cheap and readily available. And what's great about aluminum foil is that it's very malleable, meaning madali siyang i-form to any shape that you want. So instead of using clay para mas makatipid, pwede nating siksikan ng aluminum foil yung mga gaps na to. Then, tsaka natin papatungan ng clay. Now to hold these fillers in place, nagamit lang tayo ulit ng Mighty Bond. Nang susunod na gagawin natin is gagamit tayo ng metal file to smoothen the vinyl surface before we apply clay. Yung ginagamit kong clay for sculpting is called epoxy sculpt. It's a two-part air-dry epoxy where you need to get two equal parts and then when you mix it together, it automatically dries and hardens in about 2 to 3 hours. Now you can use any other sculpting clay na gusto nyo but I highly recommend using air-dry type. Kasi pag air-dry, hindi nyo na kailangan mag-bake. And remember yung sinabi natin about vinyl sensitivity to heat? So pag nasobrahan siya sa bake, pwede siya malusaw. Now to smoothen out the surface when you're sculpting, gagamit lang tayo ng tubig. Konting-konti lang. Just enough para hindi kumapit yung clay sa mga daliri nyo. You can also use other sculpting tools such as silicone brushes, carving tools, at kung ano-ano pa. Kahit toothpick nga, pwede mong gamitin eh. Just make sure to dip it in water, tap off the excess, and you're good to go. Pagtapos na kayo mag-sculpt, let the clay dry overnight. So the next steps, we will sand down the vinyl and the clay to smoothen everything out. You can use sandpaper, metal file, or kung meron kayong Dremel, mas mapapabilis yung trabaho nyo. So imagine nyo na lang kung wala yung paperclip dito sa loob ng finger na dinedremel natin ngayon. Just with the vibration alone, it can easily break off this piece. But, since we use an armature, mas matibay siya. Galing, di ba? Now, here's a tip. Kung gusto nyo mas makinis pa yung clay, you can use this method called wet sanding. Now, you just need a little bit of water and a fine grit sandpaper like 400 pataas. Dip it in water and use it for sanding. You can also use this method to remove any paint from the figure.
Ang kagandahan pa dito, since there's less friction, it won't leave any minor scratches on the surface. So pagkatapos, pwede natin ito lagyan ng primer. I'm using a Bosni Primer Gray since maganda yung copy niya sa vinyl and madali siyang patungan ng pintura. So before you spray, make sure you use protective gear and you're in a well-ventilated area. Medyo malakas kasing amoy nito eh. Na para saan ba yung primer? Ang primer, pinaprepare niya yung surface to absorb paint. Meaning, mas madaling kakapit yung pintura na ipapatong mo sa primer compared to bare vinyl. Another purpose of the primer, kaya gray yung ginagamit kong color, is it evens out the color of the entire figure. So since gray is a neutral color, pag nilagyan ko siya ng light colors, it will stay light. And if dark colors, it will stay dark. Kung may makita pa kayong mga parts na gusto nyong lihain, just let the primer dry for a few hours, then repeat the sanding process. So once that dries, we can now add color. To speed up the painting process, I use airbrush and Tamiya acrylic paints. You can use any other paint brands as long as it's compatible with your airbrush. Pwede rin naman kayong gumamit ng malalaking brush pero mas matagal nga lang yung process and sometimes, nagiiwan siya ng brush marks compared to airbrush na very smooth. So pagtuyo na yung unang color na ginamit nyo, gagamit naman tayo ngayon ng masking tape to mask off any painted areas and spray our next color. Then, just repeat the same process sa mga next colors na gagamitin nyo. Once that dries, we can now move on to the next step. Gagamit naman tayo ngayon ng brush to retouch and add in more details. Nga pala, habang pinapanood nyo ako dito magpintura, feel free to give this video a thumbs up, subscribe to our YouTube channel, hit the notification bell icon to get updates when we upload new videos. Yan, so pagtapos na rin kayo magpintura, just let the paint dry overnight. For the top coat, gagamit tayo ng dalawang klase. We will use a clear coat finish na glossy for the sunglasses and a flat clear finish na matte for the rest of the body parts to have a similar finish with Funko Pops. Now the top coat is used to seal the paint and give extra protection. So habang pinapatuyo natin yung top coat, pwede na tayo mag-design ng custom box. Now for the character artwork, you can either use an image of the actual Funko Pop or make a picture of a custom figure and use it as a guide. You can use any design software that you like, but make sure that your print supplier can accommodate the size of your layout. So after natin makuha yung printout, pwede na natin i-construct yung custom box. For the window, i-recycle natin yung acetate from the original Funko box. Once you're done, you can choose to add pop protectors para mas matibay. Now, we're ready for final assembly. So using Mighty Ban, pagdidikitin na natin yung mga parts to form the figure. Tuyo na yung glue, pwede na natin itong ibalik dun sa plastic clamshell and put it inside our custom box. And we're done! Wow! Dali lang, di ba? Ano kayong masasabi ni Sir Bong sa custom Funko Pop niya? Thank you, Kuba Customs, for this Funko Doll custom made Bong Lebria, the Eagle Alpha. It's so nice. So maraming salamat po, maraming salamat. Maraming salamat din po Sir Bong and maraming salamat din sa inyong lahat for joining us today. Sana may natutunan kayo. You can follow us on Facebook and Instagram to check out our custom creations. And don't forget to subscribe to our YouTube channel for more videos.